Magandang araw sa inyo kaibigan at kayo ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at Ang Bayan. Ngayon ang buong Pilipinas ay humaharap sa paglaban sa COVID-19 at ang ibang lugar sa bansa ay naka-enhanced community quarantine o ECQ na warrantless arrest. O yung pag-aresto na hindi mo na kailangan mag-secure ng warrant of arrest. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay ang Section 5, Paragraph A and B of Rule 113 of the 2000 Revised Rules of Criminal Procedure. Una-una ang tinatawag na flagrante delicto arrest. Ano nga ba ang flagrante delicto arrest? If the crime is committed in the presence of a police officer or a private person. At ang pag-aresto na ginawa ng private person ay tinatawag na citizen's arrest. Ngayon pala lang mga kaibigan, hindi po binumungkahi yung citizen's arrest. Lalong-lalo na kung ikaw po ay walang kaalaman kung paano iha-handle ang isang suspect o kaya ang isang tao na gumagawa ng krimen. Baka mayroon siyang deadly weapon at wala kang practice o training, ikaw ang mapahamak pa rin. Kaibigan, kapag ikaw ay naka-witness ng crime na ginagawa in your presence, dapat you have to secure the assistance of a police officer dahil sila po ang may kaukulang training sa pag-aresto ng mga tao na gumagawa ng krimen. The warrantless arrest is based on Section 5, Paragraph A, Rule 113, which provides as follows. Peace officer or private person may, without warrant, arrest a person. General rule, you cannot arrest a person without warrant of arrest. However, Section 5, Paragraph E of Rule 113, it provides an exception, provided that the following condition had been met. Letter A, when in his presence, the person to be arrested has committed is actually committing and is attempting to commit an offense. So, mahalagang mga words na tatandaan natin doon, when in his presence, the person arrested. When in his presence. So, ibig sabihin, nandun yung police officer o nandun yung private person. Talaga po yan, gumawa, gagawa, o gumagawa ng isang krimen. Lamang maaring arestuhin ng police officer or private person yung tao na gumagawa ng kaukulang krimen. Bawa dito may ordinansa o may batas na pinagbabawal yung paglabas na wala kang mask on the public places. Nahuli ka ng police officer or private person na naglalakad na wala kang mask. Maaari ka bang arestuhin without a warrant? Yes, because you are committing an offense. Isa pang halimbawa, ang police officer, abang siya ay namimili sa isang tindahan, nakita niya ang isang tao na nag-snatch ng bag mula sa isang babae. Based on our rules, maaari niyang arestuhin yung tao na gumawa ng krimen. Puntahan naman natin yung tinatawag na hot pursuit arrest. This is based on Section 5, Paragraph B of Rule 113 of the 2000 Revised Rules on Criminal Procedure, which provides as follows. A peace officer or a private person may, without warrant, arrest a person. An offense has just been committed and he has a probable cause to believe that based on his personal knowledge of facts and circumstances that person to be arrested has committed it. Naman sa pangalawang condition, the offense has just been committed. Tapos na yung krimen. Si police officer o kaya yung private person na mag-aaresto sa suspect, he has probable cause to believe na talagang yung kanyang aarestuhin ay ang tao na gumawa ng krimen. Yun po ang tinatawag na hot pursuit. Halimbawa po, si police officer o kaya si private person may nakitang tumatakbong lalaki na may dalang bang. At yung mga tao nagsisigawan na magnanakaw. So maaring habulin ni police officer or private person yung tao na may dalang bag na tumatakbo. Because in that sense, meron siyang probable cause to arrest that
pursuit. Ito po ang mga kondisyon, mga kaibigan, sa hot pursuit. Puntahan natin yung mga guidelines on implementing warrantless arrest. Number one, the person to be arrested must execute an overt act indicating that he had just committed, actually committing, or is attempting to commit a crime. So yung taong aarestuhin has to execute an overt act. Ibig sabihin niyan, kitang-kita sa taong aarestuhin na siya po ay mayroong ginagawa, mayroong gagawin, at mayroong ginawang krimen. And number two condition, such overt act should be committed in the presence of police officer or a private person. Therefore, mayroon siyang prohibitions that a police officer or a private person cannot effect an arrest based on mere suspicion that an offense has been committed. O kaya, the police officer or the private person has no probable cause that the crime has been committed. Now, what are the conditions in effecting warrantless arrest? Effecting warrantless arrest, the suspect should be restrained and pressed. Mahalaga, the arresting officer should properly identify himself or herself and his authority to arrest. So, kailangan magpakilala yung nag-aaresto of his authority to arrest. Sabi niya, huwag kang kikilos ng masama. Police ito. Yun ang usually na ginagawa ng mga police officer. After that, the police officer has to recite the Miranda warning. Palaging naririnig natin sa pelikula that you have the right to remain silent. Pero there are exceptions. Kung halimbawa, there is a danger to the life of police officer, hindi niya magawa yung Miranda warning. And the police officer will secure the person to be arrested and use handcuffs. And the arresting officer should conduct a thorough search. Kakapkapan niya yung suspect for illegal weapon, for illegal materials na maaring nasa posisyon pa ng suspect. And the police officer will properly document the evidence. No unnecessary force should be made. And bring the arrested person to the police station for further investigation. So yun po yung mga condition ng warrantless arrest, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood. Mabuhay po kayo.